gusto na talagang malaman nila kung paano nga ba ang iyong childhood. Kasi bata ka pa lang daw, sobra kayong close ng parents mo. Ano yung mga bonding yun na ginagawa muna? Yun muna, dun muna tayo sa bonding. Siguro, ano, lagi po kaming umaalis. Lagi akong, kasi mahilig ako magpabili ng laruan po dati. Tapos, lagi kami nagsiswimming, lagi kami nag-overnight, bakasyon, yun po. Pero ikaw daw ay spoiled sa daddy mo. Opo, sobra. Dati. Bakit? Bakit? Lahat ba na hilingin mo, binibigay niya? O lahat. After ko mag, ano, sa school, papabili ako sa kanya. Lagi niya akong binibili. Kahit anong pabili ko, bibili niya talaga sa akin. Basta matataas yung grades ko. Ayun. Pero pagka nagkaroon kayo ng pagkakatampuhan, papaano ka naaapektuhan pagka ganun? Sobra kasi, sobra naapektuhan ako kasi nasasanay nga po ako nang binibili niya ako lagi. And pagka hindi niya ako inaano, sobra nagtatampo ako na hindi ko siya, kunwari hindi ko siya papansinin muna. Oh, bata-bata lang. Pero tatagal ito ng ilang oras? Or? Oras lang po. Oras minsan lang. Minuto lang. Pagka, pero ano. daddy, gaganon ka ulit. Iyak lang. So spoiled pala itong si Kwan sa papa niya. Ay. Ayoko na nga sabihin. Hindi ako nagsabi ng nagkaroon ba kayo ng gap ng daddy mo. Hindi ako na gano'n. Ano, nung na-aksidente po siya? Okay. Paano kayo nagkaroon ng gap nun kung na-aksidente siya? Para kasing 6 na buwan siyang nasa ospital na walang malay dahil sa pagkaka-aksidente niya sa motor. Tapos ako takot lumapit sa kanya kasi iba yung itsura niya. Hindi ka talaga pumunta sa ospital? Hindi po talaga pumunta. Ilang buwan ito? Mga 6 na buwan po siyang nasa ospital or 7 months. Pero po. Pero tinatry ka naman sabihan ng mami mo. Opo, na pumunta. Sinasabihan niya po ako na try ko daw. Umiiyak po ako. Sabi ko, ayoko talaga. Bata pa po ako nun. Mga ilang taon ito? Siguro grade 2 ako nung time na yun. 8 years old ka nito? Oh, parang ganun po. Yeah. Tas, ano reaction ng mami mo? Si mama siguro naiintindihan niya ako kasi lumaki talaga ako kasi na laging si papa yung kasama ko sa lahat gala. And yun, siguro pinaano niya na lang sa akin na sige, paganda ka na lang, siguro naman lilipas din naman yun. So, pero wala ka namang pinagsisihan dun sa hindi mo pagpunta dun sa 6 months? Or mas gusto mo na mabuti pa pumunta na lang ako? Siguro dahil bata pa po ako, hindi ko pa naisip yun. Talagang inano ko lang na kung kailan na lang ako handa. Oo, baka matroma ka kasi. Opo. Tama naman. Hanggang sa, yun, nakita ko siya nung pumunta. Dinala na siya sa bahay buhat-buhat. Hindi pa siya nakakalakad dahil sa anesthesia siguro ng katawan. Hirap siya maglakad. Kasi pwedeng ma-lesson learn natin yung mga magulang ba kung ano ayaw ng bata, i-respect talaga kasi baka naman matroma. Ito ba ay ikinatampo ng daddy mo sa'yo? Nagkaroon ba ka siya ng issue sa'yo dahil hindi ka dumadalaw sa kanya? Ay, hindi po nagkaroon. Pero pag pinapaalala po namin sa kanya, hindi niya bumaalala. Kasi simula nga po nung nakahiga siya, wala po talaga siyang malay, wala siyang kaalam-alam. Natakot ako sa kanya. So kinakwento ko lang po sa kanya pa, dati natakot ako sa'yo. Ganun, tas sinasabi niya. At talaga, hindi niya na maalala. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Para maging updated kayo sa Magandang Buhay. For more videos, just click the I button.